Sa halamang hinugot mula sa kanyang mga ugat, inihalin tulad ni Dean Maria Bulaong ang mga Pilipino ang pagpapatanggal sa pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo. Sana lang yung wikang Filipino, yung subject na Filipino ay hindi mawala kasi identidad natin yan eh. Kamakailan kasi, binawi na ng Korte Suprema ang TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng CHED na tanggalin ang wikang Filipino, Panitikan at Philippine Constitution sa General Education Curriculum sa kolehiyo sa ilalim ng K-12 program. Ayon sa CHED, nauulit lang daw ang mga aralin tungkol sa wika at panitikang Filipino na nakapaloob na rin naman daw sa Basic Education Curriculum mula grade 1 hanggang 10 at senior high school. Isa lang si Dean Bulaong sa mga guro ng Bulacan State University o BULSO na pinaglalaban ang pagpapatuloy ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Ang BULSO bumuo ng tatlong asignatura para mapanatili ang pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo. Yan ang Araling Pilipino, Panitikan at Lipunan at Pagsasaling Wika. Pinayagan daw ito ng CHED. Hindi raw totoo na nauulit lamang ay tinuturo sa Filipino subject sa high school dahil mas mataas, pinalalim at kailangan ng pagsasaliksik sa mga Filipino subject sa kolehiyo. Wala po itong katotohanan kasi kami mismo ang magpapatunay na ibang-iba yung nalikha namin na higher Filipino sa kolehiyo. Ang mga estudyante, hati ang opinyon. Babar naman po, yung college naman po nga, parang nga po yung time na yun pagtuturo sa college yung specialization. Hindi po. Parang tinatanggal na rin po natin unti-unti yung pagkakakilanlan natin. Ngayon nga lang may Pilipino pa, medyo naliligwak na yung konsepto at ideya, no? Paninindigan ng mga Filipino sa pagpapahalaga. Eh lalo pa siguro kung tatanggalin. Rafi Tima, GMA News.